pag-ibig ay mayroong mukha. Ang puso ba'y saan tumitingin? Ang mga ulap pa ay dapat kong hawin upang maglaho ang dilim na bumabalot sa akin. Pag-ibig ba ay may kinikilingan? Anong kailangan kong gawin upang pag-ibig ay maramdaman? Kahit lang saglit, ano ba ang mayroon sila na hindi matatagpuan? Sa akin ako nga ba'y kakaiba? Pag-ibig na inaasam nila, ba't kahit tagal ko nang naghihintay, ngunit tila walang dumarating. Kung di malamig na hangin, sumpa natin. Talaga? Alam niyo ba ang kwento ng kampanerang kuba? Sabay natin panoorin at kilalanin kung sino ang kampanerang kuba. Di kaya ito na resulta ng pagtalikod ko sa aking angkan sa mga maling nagawa ko sa aking ama. Oh,
Nasaan si Prinsipe Abok? Nasaan si Prinsipe Abok? Wala. Wala. Boso, boso, Prinsipe Abok, nampo boso. Hoy, anong ginagawa mo dito? Naku, Prinsipe Abok, lagot ka, lagot ka. Hinahanap pa ng amang hari. Ay, naku, birthday mo, nakalimutan mo. Ha, ha, ha. Wala akong pakialam doon sa mga party-party nila. Oh, bakit? Si Karma. Kailangan mapasakin si Lucia. Anong gagawin ko? Uy, naku, Prinsipe Abok. Ang tagal-tagal mo nang tumatawid sa daigdig na ito, hanggang ligaw tingin ka lang, ay turpe ka ba? Ha? 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 Hmm? Sige na, lapitan mo! Sige! Lapitan ko? Oo, lapitan mo! Natatakot ako, baka hindi niya ako matanggap. Oh, bakit? Ba't di ka matanggap? Ano ba itsura mo? Prinsipe ako, alam mo, ikaw ang pinaka-pogi sa ating kaharian. Oh, alam mo yung mga tao, meron din yung mga kamay. May mga paa. O, eksakto. Meron kang kamay, may paa ka. O, sige, go, 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 go. Lapitan mo, kaya mo lang. Dali. Sige na. Ako, maliit na. Uwi na ako. Mamaya na, maga pa eh. Eh, makahanapin ako ng papa eh. Sige na, kailangan ko na umuwi. Sige na, lipitin na natin ito. Hiyatid na kita. Hindi na. Ayan, dyan si Angel. Uwi naman yun, mata ng papa. Sige na, baka maluli pa tayo. O, yan. Sige na. Eh, kailangan kita huli makikita. Subukan ko bukas, ha? Sige na. Mauna ka na. Amin naman ito. Sige na. Bye-bye. Lucia, kumusta ka na? Prinsipe Abok, nawawalan ka na yata ng galang. Baka nakakalimutan mong angkarap mo yung iyong amang hari. Hindi ako magtataka. Dahil sa dalas ng pagtawin niya sa digdig ng mga tao, nagiging asal tao na rin siya. Talagang gusto kong maging tao. Mahal ko si Lucia. Siya ang gusto kong makasama habang buhay. Ikaw ang susunod na hari ng aking kaharian! Ayoko maging hari! Gusto kong maging tao! Ang wali na abok at ang siyang tanging kasagutan sa problema mo. Kapag ininom mo ang mahiwagang likidong ito ay ikaw ay nagmumukhang tao. Huh? Pero siyempre, hindi mo naman gagawin yan, ha? Dahil ang ibig sabihin, kapag kinuha mo to sa ating lugar ay kamatayan ng lahat. Hala, dahil ito ang nagbibigay ng enerhiya sa lahat ng naabuka. Kailangan kong maging tao para mahalin ako ni Lucia. Kailangan kong kunin ang lahat ng yaman ninyo para walang maging dahilan si Lucia para ako'y ayawan. Maging kapalit man ito ang inyong kamatayan. Hindi pa rin na natatapos ang lahat!
sinusumpa kita! Sinusumpa kita, Principal Alfredo! Sige, inumin mo na pa rin ang bukak, sige! Oh, ano nangyayari? Oh, Principal Mok! Principal Mok! Principal Mok! Bakit ganyan ang itsura ng anak mo? Hindi ko matatanggap ang sanggol na yan, Martin. Wala akong apong halimaw! Wala! Sigurado ka ba dito sa gagawin natin? Prinsipe Abuk! Nung ikaw, ininom mo yung uwalin na abukat, o, oh, diba? Naging gwapo ka, naging makisig, o. Oh. Eh, di walang dahilan para hindi ko manda yung bata yan. Go! Tikit! Di kaya ito na yung sumpa ng ama ko. Malay ko. Ko. Di. Baby. Iinom si baby. Uli. Ganda. Iinom. Gaganda si baby. Gaganda si baby. Yan. Drink. Ano nangyari? Natural na ako. Pwede ikinig. Ikaw. Ganyan ka rin nung uminom ka ng wala na buka. Diba? Dali. O natural ka lang. Sige, ano ba ito? Ano? 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 Ano?
patay. Saksi ka na rin lang sa lahat na nangyari. Susunod ka sa lahat na ipag-uutos ko sa'yo. Namatay ang sanggol. Pinalibing ko na kay Jacinta. Angel! Ito ang magiging anak ninyo ni Lourdes. Hindi ko anak yan. Hindi ko anak yan. Eh, ano bang pinagsasabi mo, Lourdes? Papa, hindi ako pwedeng magkamali. Hindi kanya nakita ko kanina. Ibang itsura. Baka na mahilo ka lang, sobrang pagod. Hindi ako pwedeng magkamali. Nararamdaman ko na hindi ko anak ang sanggol na yan. Father! Ano ba naman ang tagal niyo naman? Naku, pasensya na, Father, kasi nagpalit pa kami. Nakapantulog na kami. May nag-iwan sa kanya sa labas ng simbahan. Huh? Pero gusto kong isipin, nahulog siya ng langit sa atin. Nakakawawa naman pala yan.
Sino namang walang pusong magulang ang gagawa noon? Naku, kawawa naman. Hindi bale, Father Agaton, kami nang bahala sa baby. Ay, naku, ako nang bahala sa baby dahil mahilig ako sa bata. Sister Cecilia, masyado ka pang bata. Kaya mo nang ako na. Ako Sister na? Marcelina, may edad ka na. Baka hindi mo na kaya. Father Agaton, ako na lang. Ayan, naku naman, naku naman. Ay, baby, Sister Cecilia? Yes, Sister Clara? Mahilig ka sa bata, hindi ba? Ikaw na lang, oh. Ha? Oo. Hindi masyado, Sister Marcelina. Para ikaw mas mahilig sa bata. Alam mo talaga, tama ka. Sister Clara, matanda na ako. Father, ikaw na lang. Baka naman kaya mo. Kaya naman ang mga lalaki mag-alaga ng bata ngayon, eh. Naman, sige Father. Na. Ano ba naman kayo? Anong nag-eskandalo man ito, ha? At sino may sabi siya pwede ka pang bumalito? Kapalas na lang sa ako. Ba't dito niyo sila hahanapin? Kapalas ko may kinalaman sa kapag wala nila. Anong pakialam ko sa iyo? Ang lakas ng loob mo pumalito at magpintang! Kapalang mamakawa ako sa iyo. Alam ko may kinalaman sa kapag wala nila. Ibalan mo sa akin ang asawa ko. Lumayas ka, Lucia, at huwag ka nang babalik! Yan ang buhay na pinili mo! Magtusa ka! Duda ako. Mukhang spy yung batang yan. Ha? Naku, Sister Marcelina, huwag ka namang manakot. Hindi ako nananakot. Sinasabi ko lang na posibleng pinadala yung batang yan para mag-spy. Huh? Ewan ko talaga mga sisters, ha? Pero mukhang harmless naman siya. Ay, at saka tignan niyo, oh. Meron siyang anggulong mukhang anghel. Ha? Talaga? Oo! Parang hindi ko makita. Eh, lumapit kasi kayo. Ay, ako nga ang titingin. Naku! Tignan mo, sisters. Ay, naku! Oo nga! Parang siyang anghel. Hindi ba gumagalang gano'n? Oo nga! Nagihihawig mo na, no? Islap-slap! Ayan! Umiyak na yung bata. Kasi ang iingay ninyo. Ha? Oh, sige, Sister Clara. Pagigihin mo na. Bakit naman ako, Sister Marcelina? Sister Clara, remember the 8 Beatitudes, one of which is, blessed are those who hunger and thirst, for they shall be filled. Kaya padidehin mo na? Correct! Sister Cecilia, kamay sa dibdib! Hindi! Ipagtimpla mo ng gata. Oh, okay. Ito naman si Sister Cecilia, parang wala talagang kalaman-laman, ano? Sinta, anong ginagawa mo dyan? Pinagmamasdan ko lang ang baby mo. Ang ganda-ganda niya, no? Sinta, may tatanong ako sa'yo. Sana sabihin mo sa akin ang totoo. Ano yun? Nung gabing manganak ako, bakit ka sumigaw? Bakit tinakbo ni Martin ang bata? Dahil ba may kapansanan siya? Ibang itsura? Sino ang batang to ngayon kung tama hinala ko? Hindi ko alam, Lourdes. Wala namang ganun pangyayari. Siguro nagdedeliryo ka lang ng mga oras na yun.
Ganun ba? Tatuloy na ako. Bakit ba ganito ang pakiramdam ko sa batang hawak ko ngayon? Pakiramdam ko hindi siya sa akin. Dahil ba ito sa pagmamahal ko sa lalaking alam kong hindi naman ako minamahal? Maraming dahilan para ipagdiwang ang araw na ito. Unang-una, ang mabuting kalusugan na awa ng Diyos ay ibinibigay ko sa akin. Pangalawa, ang magandang kabuhayan na muntik pang mawala sa akin. Tatlong buwan nang nakararaan, may nakilala akong isang tao na malaki ang naging kontribusyon sa pagpapalago ng aking negosyo. Siya nagdala ng teknolohiya sa irigasyon dito sa ating bayan. Malaki ang paghanga at respeto ko sa taong ito. Mga kaibigan, ipinakikilala ko sa inyo ang ating bisitang pandangal, si Martin De Vera. Lourdes, asan si Lucia? Andun po yata sa kwarto niya. Anong ginagawa niya sa kwarto? Tawagin mo. Ano pang hinihintay mo? Tawagin mo si Lucia. Opo, Papa. Ay, andito na pala. Halika. Lucia, siya si Martin. Yung matagal ko nang kinukwento sa'yo. Martin, si Lucia. Hello. Sa bayan, Papa. Anong masama ron? Bahay ko ito at bisita ko si Martin. At gusto kong dito siya tumira para magkakilala kayo ng mabuti. Gusto kong gustuhin mo siya. Papa, wala ba akong karapatang pumili kung sinong gusto ko? Sino pipiliin mo? Yung hampas lupang magsasaka? Walang hindi nakararating sa akin, Lucia. Alam ko lahat ang pinagagagawa mo. Panahon na para mapigil ang kalukuhan mong yan. Sa ayaw at sa gusto mo, kikilalanin mo si Martin. Bibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon na gustuin siya. Nagkakaintindihan ba tayo? Naku, tinamaan ng lintek? In love tong si Lourdes kay Martin. Sinasabi ko lang naman na gusto mo si Martin? Ate, baka hindi naman niya ako magustuhan. Hindi naman ako maganda eh. Lourdes, sana alam mo kung gaano kaganda. Naiisip ko yung mga ginagawa sa'yo ng Papa. Sasaktan ako. Alam ko namang hindi ako paborito ng Papa eh. Pero alam mo, kahit masakit, okay lang. Bakit okay lang? Kasi kahit alam kong hindi ako mahal ng Papa, alam ko mahal mo naman ako eh. Nasaan si Lucia? Pasensya ka na ha. Kasi medyo masama yung pakiramdam niya eh. Kesa naman masayang yung gabi mo,
Samahan na lang sana kita. Siguro nung una mo ako makita, kala mo katulong ako sa mansyon, no? Hindi naman kita masisisi, eh. Madalas ako mapagkamalang katulong. Kasi tuwing may handaan, lagi ako nagluluto. Si Lucia ba, mahilig din magluto? Si ate? Hindi. Hindi siya sinanay ng papa sa kusina, eh. Sa negosyo siya nakatutok. Magaling ako magluto ng arroz valenciana, ng menudo, ng murko, ng lengua. Tsaka halos lahat ng mga mahihirap na luto kaya kong gawin. Ikaw, ano paborito mong pagkain? Wala yata akong paborito. Kahit ano kasi kinakain ko. Si Lucia, anong paborito niyang pagkain? Masarap ka talaga magluto, Lourdes. Mabuti naman na gustuhan mo yung luto ko. Bukod sa pagluluto, wala ka bang ibang napapagkaabalahan? Wala. Talagang pagluluto lang ang hilig ko, eh. Hindi ka ba marunong sumayaw? No, hindi. Hindi. Halika, tuturuan kita. Hindi ako marunong. Madali lang. Tumitig ka lang sa aking mga mata. At pakiramdaman mo ang bawat galaw ng aking katawan. Na. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? May ginawa bang masama sa'yo si Martin? Sa kauna-una, pagkakataon, ate, naramdaman kong mahalin lang isang lalaki. Pero punong-puno pa rin ng takot ang dibdib. May nangyari na sa inyong dalawa ni Martin. Bakit? Mahal ko siya, ate. Lahat susuungin ko dahil sa pagmamahal na yun. Papa, pwede ba kayo makausap? Importante lang. Huwag muna ngayon, mainit ang ulo ko. Papa, buntis ako! At ikaw, Martin ang ama. Espiritu Santo. Amen. Kristiyano na si Fatima. Oh. Ay, Fatima, napakagandang pangalan para sa isang napakagandang damit pambinyag. ngayong nabinyagan na si Fatima, Padre Agaton, ano po ang balak ninyo? Kanino po natin siya ipaampon? Bakit may problema ba, Padre Agaton? Sa tingin ko eh, hindi muna dapat malayo sa atin si Fatima. Ha? Bakit po? Ito.
Nakuha ko to nung gabing iniwan sa atin si Fatima. Sulat ito, ha? Diyos ko! Nanganganib ang buhay ng batang ito? Nanganganib ang buhay niya? Bakit ganun, Father? Anong nanganganib? Sister Cecilia, ano ba ang ibig sabihin ng salitang panganib? Panganib. Delikado. In English, danger. O ngayon, kung nanganganib... Nagdidelikado. Nagdi-danger. Oh my God! Sino? Ikaw, nagdedelikado ka na sa akin. Ay, nagkukulit-kulitan ka pa dyan eh. Meron nga tayong pinoproblema dito. Sisters, nasa loob tayo ng simbahan. Oh, sorry, Father. Ito kasi eh. Hindi natin pwedeng ipaampon si Fatima dahil may masamang balak ang kung sino man sa kanya. De a chupeta, de a chupeta, robebe. Sister Cecilia! Ay! Tulungan mo kaya ako! Sorry, Sister Clara. Ang bigat kaya! Eto na. Clara, Sister Clara! Don't you dare! Hindi ba? Napagkasunduan na natin, hindi na muling lalabas yan. Oo nga, Sister Clara. Tsaka baka mamaya delikado para sa atin. Baka mamaya masundan tayo ng mga... Naku, ayoko na. Wag na, please. Ano ba kayo? Ang duduwag niyo naman? Sandali lang naman to eh. Hindi ako naduduwag. Kaya lang sumumpa na ako na hindi ko na muling gagamitin ang powers natin. Alam ko naman yun. Hindi naman to 24 hours. Ayan, tuloy. Hindi naman to 24 hours. Ang gusto ko lang namang malaman ay kung saan ang galing si Fatima at kung bakit nanganganib ang buhay niya. Sandali lang naman, promise, isasauli ko agad. Neo! O sige, tatayo pa kayong ninang dun sa binyag niya. Tapos wala naman pala kayong malasakit. Huwag na, di bali na. Wala kayong mga kwentang ninang. Sige na, pabayaan na lang natin siyang ganyan. Naku, oo nga. Tama. Sige na, Sister Marcelina. Sige na. Sandali lang naman eh. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na, sister. Sige na. Sandali lang. All right. Are you ready, sister? Ready. Are you ready, sister? All right, ready. Mama. 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 Mama, yo quiero. Mama, yo quiero. Mama, yo quiero. Mama, yo quiero, mama. Via chupeta. Via chupeta. Via chupeta. Via chupeta. Provere. Now, chora. Choco, choco. Choco, choco. Snap, snap. Yeah, yeah, yeah. Ibig sabihin, ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan, Mother. Oo nga! Ano pa iniintay nyo? Tawagin nyo na, mga ik-ik. Tutunga nga pa kay Jan, lipat! Anong klaseng ama yan? Kawawa naman pala siya. Tingnan mo! Teka muna! Teka, ikaw ba yan? Ang alin? Nag-ik-ik. Ala! Lumalakas! Narinig ko na! Ayun na! Tingnan mo! Tingnan mo! Dali! Dali! Naku! Baka nasundan tayo! Wow! Nasundan tayo! Naku! 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 Nasundan tayo! Oo nga! Baka nakita tayo! Ayoko! Baka pabalikin nila tayo! Ayoko rin! Ayoko rin! Kaya nakita kasi may kasalan ito! Ito! Nasundan tayo! Huwag nga kayong maingay para kayong mga hindi madre! Aswang! Impakta! Bruha! O sige, mag-aaway tayo ngayon?
Hindi naman importante yan eh! Shh. Ang importante ngayon, ngayong alam na natin ang nakaraan ni Fatima, dapat mag-isip tayo ng paraan kung paano natin siya tutulungan. Yun ang mahalaga! Ano, Sister Marcelina? Paano? Alam ko na. Itatago natin siya dito sa loob ng kumbento. Walang dapat makaalam, tayo lang. Ikaw, Sister Cecilia, Sister Clara, si Padre Agaton, at si Lorenzo. Ay, oo nga, tama. At saka siguradong hindi naman magsasalita si Sister Lorenzo dahil hindi naman siya nagsasalita. Ano ba kayo? Naisip niyo ba yung sinasabi niyo? Ituturin yung parang preso yung bata na nakakulong? Eh bakit tayo tago ng tago? Tingnan mo. Alam mo naman kung bakit tayo nagtatago, di ba? Ikaw kasi. Hindi, dahil dun sa ik-ik. Pero yung bata, kailangan meron siyang kalayaan. Eh kung tayo nga, nakikisalamuha tayo sa iba, eh paano siya? Hindi. Nariyan naman si Lorenzo. May kalaro siya. Oo nga. Hindi. Mali yun. Para sa akin, kailangan ng bata ng normal na buhay. Sister Clara, bago natin isipin na magkaroon siya ng normal na buhay, isipin muna natin ang kaligtasan niya. Yun ang importante. Please, oh Diyos ko, ano ba ito? Kayo pupunta. Alis na ko kami doon, Francisco. Baka nakakalimutan mo kasi hinta ako ang nagpaaral sa'yo. Don Francisco, unti-unti na lang po namin babayaran ang utang namin sa inyo. Talagang magbabayad kayo. Pero may interes. Paano kung palabasin kung talagang nagnakaw kayo? Saan kaya kayo pupuluting mag-ina? May pagagawa ako sa'yo. Naghihintay na doon ang ninang Adora mo. Ito ang passport mo tsaka iba pang dokumento. At kunin mo na to, Lucia, yung konting naipong ko. Hindi ako maalis. Hintayin ko ang pagbabalik ni Antonio. Alam ko, Hasita, na sa pagbabalik niya, kasama niya ang anak namin. Wala naman ibang dahilan si Antonio para hindi kanya balikan. Kung babalik si Antonio, dapat matagal niya nang ginawa yun. Kaso wala naman eh. Hindi ka naman pwede maghintay habang buhay. Lucia, unahin mo na muna ang sarili mo. Tsaka maniwala ka sa akin. Mas makakabuti para sa lahat kung aalis ka. Aalis ako, Antonio. Pero hindi ibig sabihin, nakalimutan ko na kayo ng anak ko. Isang araw, babalik ako. Babalik ako para ipagiganti ang kapehan natin. Isinusumpa ko. Kung gaano siya kaganda.
pinakamagandang bata sa balat ng lupa. Ang pinakamagandang bata sa balat ng lupa. Parang kay bilis ng panahon, hindi namin namalayan ang dating batang paslit na sintahimik ng gabi. Ngayon maya't maya ang daming katanungan. Sa bilis ng bawat sandali, ang dating bubot ay bumuka. Ngayon ay para ng tsampaka sa amoy at kulay na nilulunod ang hardin sa kanyang kabanguhan. Sa amin siyang pinakamagandang bata sa balat ng lupa. Sa loob at sa labas niya ay wala kang dapat ipangamba. Ang kanyang mga matay silipin at inyong madaling makikita kung gaano siya kaganda. Ako'y nangangamba, di ko maiwasan. Handa na ba siyang humayong mag-isa? Paano na lang kung siya ay masaktan? Hindi ko kakayanin ang makita siyang nadaramdam. Hindi naman habang buhay maaari natin siyang pantayan. Magtiwala sa kanyang katapangan. Kakayanin niya, kakayanin niya, kakayanin niya ang lahat. Dahil sa pinakamagandang bata sa balat ng lupa. Sa loob at sa labas niya ay wala kang dapat ipangamba. Ang kanyang mga matay silipin at inyong madaling makikita kung gaano siya kaganda. Gaano siya kaganda. Pinakamagandang bata sa balat ng lupa. Ang pinakamagandang bata sa balat ng lupa. At saka wala talagang pangit dahil lahat ng ginawa ng Panginoong Diyos ay magaganda tulad mo. Tama! Tama, tama! Nun ba? Eh, bakit po ako may ganito? Kayo po, wala. Maganda po ba ako? Oo, naku! Yan nga yan. Naku, tingnan mo ako wala o kaya mas maganda ka sa akin. Ay, hindi ako patula. Ganyan na. Oo. Ako din gusto ko yata ng ganun. Ay, talaga? Naiinggit kayo? Oo, naiinggit ako. Sige, bukas na bukas din. Bibigyan ko kayo ng ganito. Bakit lumakas ni? Makikita pa kaya niya itsura niya dito? Ikaw ba nakikita mo ang mukha mo dyan? Oo. Pwes, itago mo. Yung tray ang itago mo. Sabi ko nga, Sister Marcelina, kayo naman kasi. Parang pinagpipilit nyo ako yung may diferensya, pero talagang kayo yung malalabo. Teka muna,
Hanggang kailan ba natin itatago yung itsura ni Imang? Hanggang kaya nating maitago. Pero bakit naman hindi na lang natin ipakita sa kanya ang totoo niyang itsura? Ano ka ba, Sister Clara? Para namang hindi mo nakita yung reaction niya nung nakita niya yung itsura niya. Oo nga, takot na takot siya. Pero sisters, mga madre tayo. Dapat naninindigan tayo sa katotohanan! Sige, Sister Stella L. Ikaw una magsabi. Ay hindi. Ang init, nakakapagod mag-rally. Sige, ang sabi ko nga, itago na lang natin itong mga salamin eh. Teka, bakit? Bakit nga ulit natin tinatago itong mga salamin? Bakit? Anong gusto mo? Itago natin ang salamin o babasagin ko dyan sa makulit mong mukha? Impacta? Hindi! Paulit-ulit eh! Sister! Madre ka! Sister! Madre ka! Sister! Hindi! Sister! Hindi! Ay, naku! Hindi! Pigilan mo ako! Pigilan mo ako! Sabi yun, ha? Bakit mo siya sinasabihan ng pangit? Ano bang ginawa niya sa'yo? Ayoko sa kanya! Wala lang! Pangit lang siya! Ganon! Ha? Nagkikisalbahe ka, bata ka! Wala! Ano pong nangyari dito? Lourdes? Ba't mo pinapalo ang mata? Ha? Bakit lagi na lang siya nakikita mo? Laging mainit ang mga mata mo sa kanya? Eh kasi naman, Papa! Lumalaki yung bata ayang sutil dahil kinukonsintin nyo! Eh, baka naman bad girl kan talaga. Daddy, paano ako magiging bad girl? Eh, ang ganda-ganda ko, di po ba? Sabi nyo po, pag maganda, mabait. Tapos, pag pangit, bad. Oo, anak, tama yun. Eh, bakit ang mami kahit maganda, bad? Bad po, ganun. Ewan ko. Oo, anong iniiling-iling mo dyan? Hindi magagalit si Padre Agaton. Halika na! Lorenzo, bilis! Halika na! Pwedeng lumabas, Imang? Bakit po? Eh baka mamaya may kumuha sa'yo. Sino po kukuha sa'kin? Yung mga masasamang tao. Bakit po nila kukunin? Kasi ikaw ang pinakamagandang bata sa balat ng lupa. Yan mo, Imang. Pag malaki ka na, dadalhin kita sa karnabal. Ano po yung karnabal? Magandang lugar yon. Masasakyan mo dun yung parang lumilipad-lipad. Tapos umiikot-ikot. Tapos baba-taas. Parang lumilipad sa hangin. Wow! Sige po, promise Nanay Cecilia? Promise yan ha, pag hindi ka nalalabas. Opo. Promise ha? Halika na. Tapos na ang misa, humayo kayo ng mapayapa. Father, may problema po ba kayo? Parang wala kayong kagana-ganang kumain, ah. May taxi po ba sa labas, Father? Talagang wala akong gana. Depressed ako. Halos wala na nagsisimba. Parang natatakot silang pumasok sa simbahan.
Bakit po ganun? Ewan ko. Iniisip ko nga, ano kaya kung magpatawag ko ng pulong para... Father! Alam ko na, bakit hindi natin gamitin ang kampana? Hindi ba yan ang magandang pantawag sa mga tao? Ma, magandang question mo, Sister Marcelina. Thank you, Father. Magandang idea niyan, ah. At dahil matagal nang wala si Mang Narciso, bakit hindi kayong tatlo, ni Sister Clara at ni Sister Cecilia, ang magkampana? Lorenzo? Lorenzo? Naku, hindi na, Sister Marcelina. Suhestyon mo yan, di ba? At naibigan naman ni Padre Agaton. At saka kami naman ni Sister Cecilia, hindi inggitera. Kaya mo yan. We trust you, we love you, we support you. Kaya mo yan. Ang magkakampana. Ikaw na lang. Sino pa ba ang pwedeng gumawa niyan? May papayag pa ba? At saka, Sister Marcelina, parang ang pangit ng pagkakampana mo. Parang pang horror. Ganon? Di subukan natin yung sayo. Banda dito sa leeg. At na natin yung horror. Sister Marcelina! Sister Marcelina! Magsisimba lang ako, anak, ha? Huwag kang aalis. Maglaro na lang tayo. Anak, kailangan ko magsimba, eh. Gusto mo, sumama ka na lang sa akin. Ayoko magsimba! O, sige. Magsisimba lang ako sandali. Tapos pagbalik ko, maglalaro na tayo, ha? Bakit ba mas importante sa'yo magsimba? Hindi naman sa ganun, anak. Minsan lang naman ito, eh. Sige na. Ayoko sa'yo. Iniiwan mo ko.
ako ba?